Hello guys, so day 3 ng bakery fair. Before noon, papakita ko lang sa inyo yung ginawa ko na fondant cake. Pero actually, papakita ko lang dito kung paano ko nilagay yung ganache dun sa cake. So first, make sure na even yung layer ng cake and pare-pareho yung grams or dami ng ganache na filling. Round acrylic sa taas and sa baba. Para pag ginover mo yung cake, pantay at maganda yung pagkaka lagay ng chocolate ganache. After nyan, isiset ko lang yan sa ref ng 20 minutes lang and stable na yan sa room temperature. So ayan, diba sobrang kinis. So punta na tayo ng bakery fair. Ayan, last day ng bakery fair. Since Saturday ang daming tao. So sinimulan natin yung schedule natin. Merong class si Mark Kevin sa Bakersfield. So yun yung una kong pinuntahan. Ayan. And nagturo siya dyan ng paano gumawa ng fondant and sugar paste. Tapos ayan, nagpa-picture tayo sa mga followers natin. Hello, Mark Kevin. Ayan. And nabudol tayo ng Bake It All. Nakita ko yung Bake It All. So nagpabudol tayo. Tapos pumunta din ako sa Baking and Home Depot. Dumaan ako kay na Chef Emily. Ayan, ang dami ng mga nanonood kaya hindi na ako nakalapit pa. So nagpa-picture tayo sa mga followers natin. Sabi ko babalik ako kay Chef Emily. And yun na nga, nakasalubong natin si Shirin. So follow nyo yung page nila. And ayan yung asawa niya, gumagawa rin sila ng cake. Tapos pumunta kami sa Sugar King booth kasi gusto ko magpa-picture kay Joanne, Chef Joanne. Ayan, ang dami nating followers. Sugar King, baka naman. Ayan, so nagpa-picture lang tayo sa mga followers natin. And nag-inquire kasi ako kay Chef Joanne kung meron siyang class. So nagutom ako after kumain ako ng siomay at Shanghai. Ayan, after noon, paikot-ikot lang ako. Bumalik ako kay Chef Emily Peralta. Ayan na nga. Hello chika babes. Ang dami-dami ng mga kasama ni Chef Emily Peralta. Ayan, kompleto sila dyan. Hello mga kapandit. Next, Taste of Eros. Come on, let's go, tara! And nakita ko si Chef Wins ng Bake With Us. Next, nakita ko si Chef Charmaine ng Twin Bakes. Hindi nakapunta si Chef Charisse. Nasa Davao, busy. Lubong ko si Riza's Cake at iba pa, ang Queen of Hugot. And ayan na nga, Mari Cakes and Chef Jordan, baka naman. And ayan, nagpa-picture lang tayo sa iba nating mga followers. Salamat sa mga followers. And bumalik ako kay Chef Emily Peralta. Hi everyone! I'm with Luis Manzano, aka Chef Jordan! Hi! Hinahanap ko si Jack Michael Barasdiso ng Lodi Cakes pero hindi siya nagpunta. Busy sa mga cakes. Tapos dumaan ako kay Chef Jun Gonzalez. President siya or founder ng Center for Asian Culinary Studies. And si Chef Amir nagbigay sa atin ng suka. First place nga pala siya dun sa wedding competition. And sino ba namang hindi ba humaling sa kagandahan ni Mari Cakes? O, diba? Tapos nakakabay pa, kinikilig ako, Mari Cakes. And thank you sa mga followers natin sa page. Maraming salamat po. And nakita ko si Manay! Hindi nakakilala kay madiscarding nanay, diba? Then after nyan, may nakita kong artistahin, kala ko model, yung pala si Camp Cakes by Krisha. Nabibigatan na nga ako, ang dami kong pinamili, so dumaan muna ako kay Jimbo de Panadero. And after nyan, paikot-ikot lang tayo, ayan na. Okay, while the mixer is on motion, lagay natin yung ating King of Margarine. So ayan na nga. Isa-isahin natin yung pinamili natin. Ito, nagdagdag ako nito para sa cheesecake. Pinamili lang nito Atlantic. Diba? Spatula. Pang scrape. Scrape pala, hindi spatula. Tapos, yan. Budol talaga si Bake It All. Yan o. Stainless steel na bowl. Kasi kulang ako ng ganito. Pili na rin tayo ng pang toppers. Pamay-pay. Pang toppers, pamay-pay. Tapos ito, mga happy birthday. Pili na rin ako nito. Silicone. Yan. So ang mura niya, sabi ko 85 pesos lang.
sobrang mura niya. Diba? Lagyan ng chocolate. Tapos, kahit mura siya, ayan o. May logo siya na food grade. So, ibig sabihin, pwede itong lagyan ng pagkain. Tapos, ito rin. Malaki naman ito. Again, may logo ng food grade. So, safe. Tapos, ito lalagyan na nung mukha ng fondant. Para pag gumagawa tayo ng mukha, meron tayong patungan. Scraper. Late na to nagbigay eh. Yan. Ang pang-scrape sa cake. Yan. Ang ganda nito kasi ito. So pag in-scrape mo siya sa cake na nakaganyan, papantay siya. Tapos, bumili ako ng ganito. Yan. Acrylic size 12.25. So pag nagaganash kayo, lalagay niyo sa loob yung cake. Para pantay. Ito yung size 10 inches. Kailangan mag-invest na gamit para maganda yung quality ng cakes natin. Okay, AJJ na supplier. Ito yung mga binili natin. Okay. So para meron tayong maayos na scooper. Pwede itong scooper ng ice, ng flour, ng sugar. Mas malaki. Nagdagdag ako ng isang strainer. And pumili ako ng mas mahaba na bread knife. Kaya lang medyo malambot pero iingatan lang natin. Para pag nag-slice tayo ng malalaking cake, so kahit gano'ng kalaki yung cake, mahati natin sa gitna. I think 14 inches yung haba nito. So 12 inches lang yung pinakamalaki kong cake na nagagawa pa. So siguro pwede ito sa 14 inches din. Para kung gusto nyo gumawa ng tag-iisang cupcakes, may foil. Meron siyang takip. Yan. Ni Frank. Okay. Anong binigay ni chocolate? Wow. Colata. Chocolate. May binigay siyang pamunas. Towel. Di ba ang bait ni Le Frank? Oo, Le Frank. Ayun na guys. Yung pinakahihintay ko na Shanghai. Ayan. Nakabili ako sa tapat namin. Shanghai is life. Tapos may sinangag. Tapos may pinabigay sa akin si Chef Amir Langbay. Fresh from Ilocos. Sili in Artem. So, sawan for almost everything. And so, alam ko product niya ito. Binibenta niya rin. Yan, nakasil pa yan. Salamat. Hey guys, ayan yung pinaka-Facebook page ko ng mga cakes. Chef Jordan's. And then, I have a second account which is Chef Jordan. Diyan ko ina-upload yung mga videos. And ito yung YouTube page ko, Chef Jordan Aquilan. So, thank you guys and have a pleasant day.